pa po, wala pa po tayong nagagastos. Not even a cent from the this 26.7 billion pesos. Dahil kailangan po muna natin magkaroon ng malinaw na guidelines implementation. Regarding the, sige, go ahead. Sir, paano makakategorize ang near poor? Well, yun nga po yung ating kailangan i-specify doon sa ating guidelines. But then, on the part of DSWD, sila yung slightly above poverty level, medyo self-sufficient, but then, hindi naman yung talagang napakayaman, ano? Minimum wage earner, pero sila yung susceptible doon sa mga shock na maaaring mag-push sa kanila doon sa poverty level. Yun ang interpretation natin ng near poor. Medyo above ka lang sa poverty level, pero hindi naman ikaw yung sabihin natin middle class natin, ano po. So, yun po yung kailangan natin clearly and may define doon sa ating guidelines. At syempre, yung importansya nitong guidelines natin na ito, teka, ano bang hihingi natin para sasabihin natin na ito ay minimum wage earners? Kailangan ba natin ng certificate of employment? Kanino natin hihingi nito? Paano natin ma-honor ito? So, yun yung mga tinatahingi ng DSWD for us to be able to fully implement this program. Pero hindi nyo na-request yung budget for that? Well, sa amin po, we can say na specific na AKAP, yes, hindi po talaga. Kasi nabanggit naman sa NEP na hindi naman po ito kasama talaga. But then, yun nga po, even last year, may mga exploration na po na ginagawa ang ating ahensya. Kasama na po si Secretary Rex, nakikipag-usap na sa mga poverty experts natin. At doon nga nalinaw sa amin yung kahalagahan to come up with a program for those near poor na families natin, ano po, na households. Kasi sila nga yung ayaw nating mag-slide dun sa poverty line. At kami naman, on the part of DSWD, kasi ito nga po ang aming laging sinasabi, as implementing agency, pagdating mo sa budget, lahat kami finger crossed na sana madagdagan. Nang sa ganun, we can better implement yung ating mga program. Sir, what about sa People's Initiative? Para daw kasing iniuugnay yung AKAP sa People's Initiative. Well, yes po, naririnig natin yan. Kasama rin tayo dun sa hearing last Tuesday, if I'm not mistaken po sa Senate. Yes, lagi naman pong minababagit, hindi lang po ang AKAP, pati po ang tupad ng DOLE, ang MAICS po yata, yung sa DOH naman. But then, kami po, wala ko kami magagawa. It's beyond our control kung yan po ililig nung kani-kanino man. But then, ito naman po yung aming assurance, ano, na yan hindi magagamit sa kahit anong inisipito. Dahil it is only the DSWD who can identify kung sino man yung dapat na beneficiary. It is only the DSWD through its special disbursement officer who can pay out or disburse yung public funds sa ating mga kababayan. Wala na pong iba. Hindi po requirements yan, hindi po requirements ito. Maliban doon sa hinihingi na patunayan mong ikay nasa krisis, kung AICS ang ating pinag-uusapan, kayo po ay entitled na makatanggap ng kahit anong tulong mula sa pamahalaan. Regardless man kung sasamahan natin ng politika, regardless of your political point. Meter line ba sa parang ilerty papatupad itong AKAP? Tsaka well, pilot run. Sir. Well, ito, supposedly, the soonest that we can, itatry talaga namin simulan na po ito. But then, syempre, with the issue surrounding yung AKAP, syempre, talagang kailangan din maging maingat po ang DSWD. Kasi ang promise natin, ang sinasabi ng ating kalihin, namin dito sa DSWD, hindi ito magagamit at hindi ito pwedeng gamitin sa kahit anong inisyatibo outside the provision stated doon sa ating GAA, sisiguro daw namin ganun ang magiging balangkas, ano, ganun yung magiging itsura ng ating guidelines na hindi naman po tayo, sabi natin, nagpaliwanag lang para makapagpaliwanag. Sir, may pilot run o full implementation na po ba ito agad? Pwede naman natin implement yan kasi ito naman ay financial assistance, kumbaga yan naman ang specialty ng inyong DSWD. Kumbaga, nandiyan naman yung mga templates natin ng financial assistance from AICS, at yung iba pa nating mga emergency assistance na binibigay, yung emergency cash transfer na na-discuss natin kanina, cash forward. But then, in the absence nga po ng guidelines, talagang yun ang kailangan namin masiguro for us to further comment kung paano yung magiging implementation nito. But then, the soonest po na kaya namin, we will implement po yun. Ase, nabagyuto po na itong guide, wala pang proper guidelines talaga. Bakit po ito napurubahan ng BICA? Well, ito naman po talaga yung nangyayari. Nangyayari po talaga yan na kahit hindi naman po siya kasama sa NIT,
ano po, ito po ay kung maaaring dagdagan ng inyong programa, dagdagan ng inyong pondo, ito po ay talaga nangyayari. Tandaan po natin, when it comes to budget na power of the purse ay nag-eliminate sa lower house, sa Congress, to be exact, ano, ito ay galing sa Kongreso. At yung ating po mga mambabata sa Senado man o sa Kongreso, sila po ang nagdidetermina kung magkano ang ating pwedeng gastusin at kung paano po natin ito pwedeng gastusin. Tayo po as implementing agency, we will just implement kung ano po yung pinag-uutos sa atin. Sir, diba just po, to be clear. Di ba po, bago ito maprobahan, kailangan yung IRR niya at yung guidelines na kailangan po plansyado na bago pa maprobahan? Well, hindi po. Kagaya po ng ibang batas, lumalabas po muna ang batas at kung tinatakda po ng halimbawa ng batas ng itong ahensya na ito ay makikipagtulungan sa ahensya na ito ano po para mag-come up with implementing rules and regulation, that's the only time ano po pero talagang nauuna po ang batas. Now, may mga proposal, yan po ang tawag natin diyan, may mga proposal, may mga bill, nauuna po yan, but then the IRR it usually follows after the law. Ano po? Sir, to be clear lang, did you ask for an extra budget for this o ibinigay talaga ng Congress? Well, lahat naman po ng ahensya, sa maniwala po kahit hindi, yan lang po talagang request namin. Kung maaaring madagdaga, kung saan mo namin ito gagamitin, like sa personal services namin, karagdagan para sa mga programa namin, well, that's the dream of every agency po siguro madagdagan. Pero truth be told, talagang yung AKAP, ano po, hindi naman po namin hiningi talaga. I believe meron na rin po ng mga admission from the house, kung saan po ito galing, kung sino po mga proponent nito, but then it's beyond na po talaga sa DSWD to comment on that. Kasi nga po, babalik po tayo doon. We, as implementing agency, we should implement. Ano po, hindi po namin trabaho mag-interpreta ng batas kasi it's beyond our jurisdiction na. At ang kailangan po namin gawin to make sure yung mga guidelines namin, ano po ay airtight, ano po, at syempre, adhering doon sa provisions na sinasaad po ng batas.